Hello guys, ngayong video, update lang tayo dito sa ibuna natin. So, itong dalawa, itong paraket natin, yung hen ito, lagi na siyang pumapasok dito. Tapos itong cock, ay gustong gusto ng pumatong sa hen. Ayan. So, ito medyo konting buwan na lang to. Tapos, saka na mabubuntis yan. Magpaparami na mga yan. So, ito naman. Feeling ko, nagkamali na naman tayo dito. Nagkamali na naman ako dito. Tignan nyo ah, yung ilong nito. Sabi kasi, ito ay hen. Pero parang magkakulay na sila ng ilong. So, feeling ko, dalawang cock sila. Pero, syempre, hintayin pa natin kung ano magiging kulay ng ilong nito pagtagal. Kasi ito, nagiging brown na eh. White then brown. Tignan nyo ah, pag umarap. Harap. Ayun yung harap. Pero ano yan? Brown. Ito, dito. Tingin ka dito. Ayun o, yun o. Napansin nyo ba may brown sa ilong niya? Sa butas ng ilong. So ayun, hen yun na malapit na mag... ano, makipag-breed. Makipag-mate. Pero ito. Ito talaga. Ayun. Wala. Walang ganun, hindi magkaiba doon, magkaiba. So ito, hintayin pa natin to ng mga ilang linggo, ilang buwan. Tapos ito magpaparami na to sa susunod. Ito baka kapag ito parehas kak, hahanapan na naman natin ang kapares to. Tapos itong inakay natin, oh. Yeah. Marunong ka na. Marunong na siyang umakyat-akyat tapos pumasok doon sa bahay niya. At saka mukhang gutom siya, ito pagkain niya. Kunin natin muna. Ito. Baba. Dito. Ah, sige, mamaya na kita kunin ha. Okay, dito. Asa na? Ito. Itong dalawa, 'di ba? Itong dalawa, ito 'yung nandoon doon sa una, doon sa harap. So nilipat ko sila dito sa likod kasi ito, itong green wild type natin, eh silip na silip dun sa kapartner niya dati na cock din, eh cock din to, nilipat ko para hindi sila magkatinginan, magsilipan, kaya medyo nadidelay yung kanilang breeding. So nilagay ko muna sila dito sa likod. Tapos dito sa likod, sa kabila naman, sobrang banded na nila, parehas na sila lang nasa nest box. Minsan na lang sila lumabas kapag nandito ako, so parang hihintayin natin to ng medyo matagal. Pero hayaan muna natin sila dyan. Okay, ito na. Ano, habol ka ng habol ah. Ayun dito, papakainin kita. Ito yung gawa kong DIY flight cage na para sa mga inakay na paparating. Oh, huwag kang makyat. Wait lang. Okay. Papakainin natin siya. Kahit dalawang, oops. Marunong ka nang tumalon. Wait lang, hindi ka makita sa camera. Marunong na siyang tumalon na. Ayos. Ayos yan. Okay, wait lang. Diyan ka muna. Pakainin muna natin siya ng dalawang kutsara lang. Kaya dalawang kutsara lang muna ngayon kasi mamaya papakainin pa natin ulit siya. Pag binusog agad natin siya, baka hanggang gabi. Hanggang gabi eh, hindi pa kumain. Ah. Ayan, mukhang busog na agad. Ayan, sama ka sa akin. Oh, sama siya sa atin. Roronda tayo sa ibunan. Ayan, yung mga... Okay, dito. Tapos, dito pala sa flight cage natin, binalik na natin yung masungit na GP. Ayan. Masungit yan. So, ito yung dumidipa, yung pinapatungan ng isang cock. Nasaan yung isang cock? Ayan. Ito yung kapares niya. Tapos, ito yung GP na masungit. So, binalik ko sila dito kasi nung naglagay ako ng kapitbahay niya, yung masungit, eh nagsungit lalo siya, inaaway niya yung kasama niya. Kaya, ayun, binukod ko sila, nilagay ko sila ulit dito. So, hahayaan ko na lang sila dito sa flight cage na
mag-breed. Kasi tignan mo, tignan nyo na yung nest box eh sinakop na nila. Kaya hayaan ko na silang dalawa, itong dalawa, na maging may-ari nitong flight cage. Ayan, tignan yung mga... Oh, dito kayo, magkumpulang kayo. Gumawa na kayong ganito para marami na tayong inakay. Ayan. Sayang nga eh. Sayang tong dalawa eh. Ito, itong sungit na to, tas ayun. Sayang yung dalawa. Kasi diba, nagpatungan na sila, pero nagkaroon pa ng problema. Pero okay lang, makakapaghintay pa naman tayo. Ayan. So, ayan sila. Medyo na-entertain sila dito sa inakay. Ooh, tumai, umipot. Baba, baba, baba. Kilala nyo na yung kamay ko eh. Medyo komportable na siya sa kamay ko. So, madali na to para mapag-aralan natin siya ng recall. So, unang-unang papaaral natin dito. Siyempre, yung pinaka-importante, yung recall. Kasi kung hindi nyo, tuturuan mag-recall ang mga inakay nyo, ng mga hand-feed nyo, eh, hindi sila matututo na bumalik sa'yo kapag tuturuan mo ng panibago, di ba? Ayan. So, komportable na siya sa kamay ko. Kaya, recall ang una niyang mapag-aaralan. So, ganoon naman lahat ng hinakay. Recall ang una. So, ito. Try natin. Umaapak na rin siya dito eh. Ayan, di ba? Napakalupit. Kaso minsan nahuhulog pa siya dyan. Eh, yung mga magulang niya. At si Ma. Ayan, Ma. Ow! Ayan, ito yung tatay niya. Magkakulay sila. Pero mukhang mas maganda yung kulay nito. Marunong na siya umapak dito. So, dyan natin siya tuturuan mag-recall. Mula rito, syempre, hanggang dito sa loob. Eh, kapag lumabas siya dyan, kapag naging wild siya bigla, eh, kawawa siya. Walang papakain sa kanya. Kung mapapansin nyo na parang ang pangit ng feathers niya, ng mga balahibo niya, kasi molting siya. Ito, hindi na to molting. Tapos na to mag-molt. So, ito, nag-molting pa. Mapapansin naman sa ulo na parang may kalbo-kalbo pa siya. Molting pa yan. Kaya, mga ilang buwan pa, siguro isang buwan or dalawa, isa't kalahating buwan. Ayun yung hihintay natin para matapos sila sa... Matapos siya sa kanyang pag-molt. Ayan. Pero mukhang nagkakasundo na sila. Kasi yung cock dito, yung puti, yung mog na pied, naririnig ko siya dito sa likod, dito. Kapag naririnig ko yung cock na nag-i-start siya makipag-mate, pero mukhang hindi pa sila ulit nakakapag-mate. Akit ka. Yan, diba? Napakalupit mo. So, first time ko mag-hand feed. Sana ay maging maganda ang training niya. Sana maging magandang training niya sa akin. Iyano ko siya sa i-perfect ko siya sa recall. Yung tipong hindi ko na lang siya tatawagin, iangat, itataas ko na lang kamay ko para lumapit siya, ganun. So, ayun ang mas maganda kasi doon, yung hindi na tumatawag, hindi na sumisigaw-sigaw ng pangalan. Medyo nakakailang yun para sa akin. Yung tipong nandoon siya sa kabilang bahay, sisigaw ka, "Hoy, halika dito." Ayun, mga ganun, nakakahiya kaya. So, ganun na lang. Ayan, mabuti sa salok kita. Ayan, medyo nag-dislocate ang kanyang pakpak. Naku po. Okay. Ayusin na rin yan. Bali, ang nangyari, kaya lumabas yung pakpak niya, yung isang feather niya, lumabas yung isang balahibo kasi natulak ng daliri ko kanina, yung nalaglag siya. Pero nakabalik na. Mukhang okay na ulit siya. Ang ganda nyo. Ay! Tumala! Ariko! Shit! Tumalon ka sa phone, tas tumalon ka sa mata ko. Sakit! Ah! Sa mata ko. Tumalon siya sa mata ko. Okay, balik na kita ha. Baba. Dali, akit ka sa bahay mo. Yay! Tumatalon! So, yung mga nakaraang araw, ang talon niya hanggang dito lang. Hanggang dito, tapos ngayon medyo umabot na isa dito.
Pahinga ka na dyan, ha? Gusto mo pa bang kumain? Bigyan kita isang kutsara. Last kain muna. Baba, dito. Huwag kang tatalon sa akin. Lalayo muna akong konti. Oo, kain. Kayo, nakapag-handfeed na ba kayo? Kung hindi pa kayo nag-handfeed, syempre, isipin nyo muna yung budget. Ang magastos sila sa ano, sa formula. Ang gastos nila sa formula. Yung formula na binili ko, paubos na. Sa kanya pa lang yun, ha? Kanya pa lang yun, halos isa't kalating buwan pa lang ata. Isa't kalating buwan pa lang ata ang pagbibigay ko, or mag-iisang buwan. Paubos na. Ilang isang kilo ata yun, 500 grams. Tara na. Oo, ha? Ang bilis niya na mag-respond sa kamay ko. Noon mga nakaraang linggo, nakaraang linggo, sobrang tagal niya bago siya umakyat sa kamay ko. Yan, mata, sa braso ko naman. Hindi na kita maabot pag ikaw nalaglag, ha? Mali ka dito. Ano ba pangalan mo? Ha? Walang pangalan, kasi hindi kita tawagin sa pangalan, walang pangalan na, oh, sige, ano, dito. Okay, ayan, baba, huwag mo na akong habulin. Okay, talon, mga talon. Ayok na siya sa bahay niya, pahinga ka na dyan, bye-bye. Tut. Okay, so yun na nga. Hihintayin natin to. Itong dalawa. Isang buwan pa to. Or higit. Tapos, ito naman. Ay, hindi natin na. So, ito. Ito, nasa flight cage to eh. Knock-knock. Ayan. So, okay, introduce ko lang sila sa inyo. Ito ay isang hen. Ito ay isang cock. So, kaya ko sila nilagay dito. Kasi itong move na to, dumidipa na dito sa flight cage, dumidipa na. Tapos itong GDPide natin, paikot-ikot na siya doon. Tapos nakita ko na rin siyang pumatong, pero hindi natuloy kasi yung mga, ito isa tong cock, tapos ayun, dalawang hen. Ayan, iniistorbo niya yung GDPide, kaya binukod ko na sila dito na baka sakaling dito na nila gawin yung kanilang mating. So, hintayin natin sila dyan na mag-mate. Tapos, ito. Okay, medyo matagal pa ulit dito. Ayan. So, ang aabangan natin dito, itong dalawa na dapat mag-mate sila sa ngayong buwan, ngayong katapusan, or next month. Tapos, ito. So, ito, hintayin din natin to. So, ayun lang ngayong video. Salamat sa mga nanood at sa mga sumusuporta sa ating channel. Kung nagustuhan nyo itong video, bigyan nyo lang kami ng thumbs up. At kung kayo ay bago pa lang sa aming channel, pindutin nyo lang ang subscribe at ang kampana para lagi kayong updated sa aming future uploads. Okay, nakatago na naman sila. Ayaw nila magpakita. Wala, ayaw nila. So, hayaan na sila. So, tapusin natin itong video. Mag-ingat po ang lahat. And we'll see you on the next video. Thank you.